Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay magdahan-dahang magsalita. Magdahan-dahang magsalita. Karoon po ko ng isang nakayang karanasan ng isang Lunes ng umaga noong pong March 27 ng taong ito. Na mga 6:35 pa ng umaga, ay tumawag sa akin. Isa po siyang complainant o nagreklamo sa isang kaso na mahirin po ako sa araw ding yon na alas 9 ng umaga. Pasagot po ng telepono ay sinabihan ko agad siya na huwag namang tumawag ng sobrang aga. Sana kapag office hours lang. Malagat po para sa akin kasi na tumatawag po sila na office hours lang na 8 to 5 at Lunes hanggang Biyernes lamang. Hindi po sa ibang oras o araw. May pang sabi niya po sa akin, pasensya daw ako kasi yung kanya pong nanay ay na-stroke at humangon sa ospital. Naroon sila ngayon sa ospital at ang dahilan, hindi siya maka-attend ng hearing. Aray ko po, no? Kaya meron pala siya magandang dahilan kaya tumawag po siya ng hindi office hours at salit nga po na pagsabihan ko, parang pagalitan ko, dapat ko pang nang unawain. At pasalamatan na siya po'y tumawag sa kabila po na kanyang emergency. At nga siyang encourage sa kanyang ginawa. Kaya ako po'y napahiya sa sarili ko at ako po'y nag-apologize. At bilang pagbawi, sabi ko na lang na patanayin ko po, ipag-pray ko po ang kanyang nanay na merong sakit. Kaya po sabi nga sa Santiago 1:19, James 1:19, na tayo ay magmaliksi sa pakikinig, magmakupad o maging mabagal sa panalita, at maging mabagal din sa pagkagalit. O si ibang sarili mga minamahal, maging alisto sa pakikinig, dahan-dahan sa pagkasalita, at huwag agad magalit. Kaya medyo po palasak na, pero at ipong dandaan, na binigyan ng Diyos tayo ng dalawang tenga, pero isang bibig lamang. At meron nga pong dalawang bakod pa ang ating dila, ating mga ngipin at ating mga labi. Upang tayo po maging makupad dahan-dahan sa ating panalita. At di po kayo matulad sa akin na nagkamali at napahiya. Maraming salamat po.